ating science lab. Ngayon araw, mag-i-experiment tayo kung paano ang proseso ng evaporation, condensation, at sublimation. Narito ang mga kagamitan kailangan sa ating experiment. Ang una kong ipapakita sa inyo ay ang evaporation at condensation. Oops! Bago ang lahat, huwag kalimutan magsuot ng protective gear. Maaari na tayo magsimula. Maglagay tayo ng tubig dito sa early medium flash. Painitin natin ito hanggang sa kumulo. Magpatulong tayo sa nakakatanda magpasindi ng gasera. Alam ninyo ba mga bata, ang temperatura ng kumukulong tubig ay 100 degrees Celsius. Kaya mga bata, huwag ito basta-basta hawakan dahil kayo ay maaaring mapasok. Kung mapapansin ninyo, may usok na nanggagaling sa kumukulong tubig na ito ay tinatawag na evaporation, kung saan ang liquid ay nagiging gas kung ito ay mainitan hanggang sa kumukulong. Halimbawa, pagpapakulo ng tubig sa takuri, pagpasampay ng hinabhang damit, pasikat ng araw. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang proseso ng condensation. Mula sa usok na nanggagaling sa kumukulong tubig na tinatawag na water vapor. Kapag ito ay nalamigan, muli itong nagiging liquid. Ito ay tinatawag na condensation, kung saan ang gas ay nagiging liquid. Tandaan ang evaporation ng proseso ng liquid patungong gas, at ang condensation naman ay proseso ng gas patungong liquid. Ipapakita ko naman sa inyo kung paano ang proseso ng sublimation. Kumuha ko ng mothballs at ipinaduro ko to sa aking nanay para ito mas madaling matunaw. Ipainitan ko to sa early middle flash. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Ang mothballs ay naging gas. Nang ito ay nainitan, ito ay tinatawag na sublimation, na proseso ng solid patungong gas. Pero may isa pa ako ipapakita sa inyo. Ang mothballs na naging gas ay pwede na ulit maging solid. Ito yung mga crystal na nagdidikit sa early Mayer flash. Gustuhan nyo ba yung mga science ko? Thank you, bye!